Magandang umaga po. So, nandito po tayo ngayon sa 88 Avenue. Isa po sa pinakabagong building dito sa may Cebu City sa Banilad. Meron po tayong imbitasyon sa isang bagong open na meat shop, La Carne. Yung La Carne po, importer po sila ng mga imported meats, especially yung mga beef tsaka mga lamb. So, pang high-end na mga restaurant and hotels po. So, yung owner is nagpadala sa atin ng invitation and tingnan natin kung ano yung makikita natin na mga products siguro pwede natin gamitin in the future sa trabaho or even sa personal. So, tara, samahan niyo po ako at tingnan natin kung anong mga magagandang products na meron sila. So, ito po yung 88 Avenue. Still ongoing pa po yung construction pero may mga portion na bukas pa. Po yung entrance ng building and park. Puro mga soon to open pa lang po, kaya kung may gusto pang mga kumuha ng pwesto rito, marami pa pong bakante. Oh, ito po yung entrance. So, yung mga COVID guidelines po, meron naman sila. At yung La Carne po, malapit lang daw po sa entrance. Po. So, punta na po tayo sa La Carne. Yan, andito na po tayo sa entrance ng La Carne. Ito po yung anak na may-ari. Oh. So, bali, pangatlong araw po pala ng opening nila ngayon. Ngayon lang po tayo nakapunta. Pero ito po, sa entrance, may mga testing tayo ng steak. So, sa entrance po, yung ano rin natin, for safety. Dito po sila nagbibigay ng mga samples. So, yung mga tao na po. Parang hindi meat shop. Ano? La Carne. So may mga mocktails. So parang restaurant talaga siya. Ito. Ito po yung owner, busy oh. Ito po yung pinakagwapong may-ari ng La Carne. Original po siya sa UAE and then dinala po niya dito sa Cebu. First branch po nila to dito. At for sure, marami pang susunod. Hello. Sir, ano pang i-expect natin sa La Carne? What to expect? Yes po. Oh, surprise! Yeah. maraming surprise, a lot of surprises. Yes. So, it's especially speak in Cebuano or Tagalog? Whatever, sir. You were saying natin. Para sa mga Tagalog, yeah. Okay. So, kung nandito kayo sa Cebu, at meron na kayong mapupuntahan at
pamimilihan na Australian beef, no? Na hindi lang frozen, marami po tayong fresh chili mula sa Australia. At iba-iba pong mga piling-piling cuts na hindi lang po prime cut, meron po tayong mga secondary cuts na mas mura kaysa yung mga sinasabi nating ribeye, tenderloin. So meron din po tayo niyan. Pero ang ate pong ino-offer para sa mga Cebuano community, para sa mga Bisaya, mga taga-Dinhi sa Cebu, ang atong i-offer kay dili lang kay imported beef gikan sa Australia or US, but nasod tayo services. So unya, mayo, ipakita ni mo Chef Dan mga butchers na to sa ilang preparation na limpyo kaayo ang environment. We make sure that it's hygienic, sanitary, and food safe for everyone. And the aside from services, we offer the solutions for those who need to know more about cooking. So we have butchers who are also chefs. Yes, they have worked in overseas, in other countries, in Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Canada, so we and Singapore. So ang atong mga team, Lakar na team, have a combined experience of 100 years in the food and beverage and hospitality. Pang high-end talaga. Yeah, so we brought in what we have learned abroad, and also our producers, our suppliers, we all brought them here in Danamo sa Cebu to help in the recovery of the economy. Yon. Yeah. So matagaan na itong trabaho, itong mga nawalan ng trabaho. Yeah, siyempre dili lang kami din eh, kaya daghan sa mga suppliers, sa itong mga packaging, kanang ibuhat sa mga signboard, sa construction, katong maghimuan eh. So daghan sa kayo itong natabangan. It's a, in a small little way. Okay? This is a family butchery. Ito po yung ano, trademark ni La Carne. So, andito po tayo sa loob. At yun nga, nakausap natin yung owner. O yung mga hindi po basta-basta yung mga product na siniserve natin dito. With quality po talaga. So yung nasa labas ng entrance ng restaurant. So ongoing po yung tasting ng mga products. So and very important po, very skills yung mga staff na nakuha niya. Niya sinabi niya will experience abroad steakhouse. At hindi lang po talaga mga butchers, they also mga chefs. So ito naman po yung ano. Ma'am, po yung asawa ng owner natin na napakabait po. So ito po yung product nila. May mga imported na oxtail, T-bone. So basically Australian product po ang karamihan. Australian and US sila. So tomahawk, mga Angus blade. At ulit, bihira nyo po makukuha ito dito sa Cebu. Ang hirap po hanapin ito. Shore steak, prime ribs, yung mga homemade Angus beef patties. Kung medyo tinatamad kayong gumawa, ito na rin po. So, yun po. Ito po yung
loob ng shop. Tingnan natin. Yan. Ito natin yung ano, oh. Busy-busy po yung mga chef natin dito sa opening ng ating ano. Oh. Oh. Hi, chef. Hi. Ito po yung mga pangmalakasang ano natin. Ma. Hello. So, yung area po nila para hindi talagang steakhouse lang. Oh, para talagang restaurant. Yan. Ko lang muna, Zip, ha? We're from, ano, North East Lake, tayo sa on-the spot ng cooking area ng mga testing. Australian ribeye. Australian ba yan? Australian. So, testing ng Australian ano, ribeye. Ganda po lang ano. Kitang-kita nyo naman yung ano, marbling. Ganda po ng kulay ng meat niya. Meron po silang mga special seasoning din na ginagamit. Nakakagutom po yung amoy. Nag-i-enjoy po sila sa pre-testing. Marami na po yung tao. Ito po, dami-dami ng tao. Para talagang restaurant yung opening. Oh, mayroong tayong bar. May mga dumarating pa po. Thank you.
burger nila. Angus patties. Kahit po welda na siya, hindi siya nag-disring. Po yung opening ng La Carne. So sana po suportahan niyo sila at inuulit ko, nandito lang po sila sa 88 Avenue sa May Panilan. So open po sila hanggang Sunday to Saturday. So close po sila every Monday. Oh, yun po. Paalam.